Samantala, itinanggi naman ni presidential candidate Bongbong Marcos na gumamit o gumagamit siya ng illegal na droga. Sa panayam sa DZRH Manila Times, the presidential job interview, sinabi ng dating senador na wala umano siyang karanasan sa paggamit ng illegal na droga. Nilinaw din ni Marcos na bukas siyang isa publiko ang estado ng kanyang kalusugan at maging ang kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Ito'y isang araw matapos niyang sabihin na hindi siya pabor sa pagsasapubliko ng SALN dahil maari daw itong magamit na armas sa political attacks. Noong kabataan niyo, Senator Sir, kayo ba ay nagamit din ng drugs? Ako? Ay, hindi ako pwede sa ganyan. Dahil marami rin akong maraming ginagawa, the lifestyle. That kind of lifestyle, pang ano lang yan, para sa mga walang ginagawa, sa walang trabaho, sa walang yun, siguro yung mga walang trabaho, walang ginagawa, yun ang mga pwede. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nakukulangan siya sa naging pagtugon ng Duterte administration sa COVID-19 pandemic. At bagamat pabor siya sa no vaccine, no ride policy, nagkakaproblema umano ito pagdating sa implementasyon. Ang naging disconnect doon sa ating COVID response, kasi nung una, nung 2020, ang pinag-uusapan, wala pang vaccine noon, test, trace, and treat. Mm-hmm. Hindi tayo masyado nakapag-test. Kaya hindi natin nalalaman kung saan ang pinakamabibigat, kung saan ang pinakamaraming kaso, kung gano'ng kabilis ang infection rate. Yung trace, hindi tayo nakabuo ng national contact tracing system.